Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga NBA records na mahirap nang masira. Unahin na natin dito ang 48.5 minutes per game ni Wilt Chamberlain. Nangyari ito ang mga repa noong 1961 to 1962 season. Noong mga panahong iyon ay pangatlong season pa lamang ni Wilt Chamberlain. Talaga namang mapapaisip ka sa record na ito dahil alam naman natin na meron lang 48 minutes ang isang game. Ngayon mga repa, paano nga ba nangyari ito? Wala yun nga po sa aking pagsasaliksik. Napagalaman ko na noong season na yun ay 8 minutes and 33 seconds lamang nakapagpahinga itong si Wilt Chamberlain, at ang pinakadahilan nga nito ay dahil siya ay na-eject. Nangangahulugan lamang na kung hindi nangyari yun ay wala siyang balak mamahinga. Ganon katibay itong si Wilt Chamberlain, at ang matindi pa nga dito ay nagkaroon nga din ng 5 overtime ang kanyang kupunan na Philadelphia Warriors. At sa 5 overtime na yon ay meron nga pong isang double overtime at meron ding isang triple overtime. Nangangulugan lamang na nagawa niya ang record na ito dahil sa mga overtime. Well, kung ikaw ang tatanungin, posible pa kayang masira ang record na ito? Comment nyo na lang sa baba mga repa at pag-usapan natin yan. Wilt Chamberlain, 100 points in one game. Ang record ka na ito mga repa ang masasabing pinaka-rare at iconic record na nagawa ni Wilt Chamberlain aka The Big Tipper. Siya nga po ay nakapagtala ng 100 points noong March 2, 1962 kalaban nga nila ang New York Knicks. Sinira niya nga po ang kanyang sariling record na nagawa 3 buwan pa lamang ang nakakalipas, December 8, 1961 na 78 points. Wala nang dekada na ang nakakalipas, pero ang natatanging player nga lang na medyo nakalapit sa kanyang record ay itong si Kobe Bryant. Si Kobe nga ay nakapagtala ng 81 points noong January 22, 2006 kalaban nga nila ang Toronto Raptors, at ang nagbabantay nga sa kanya ay walang iba kundi si Jalen Rose. How many hours would you like? 81. Really? Nah, man, I'm just playing. Just two. Joke for him. Scott Skiles, 30 assists. Nangyari ito noong December 30, 1990, kalaban nga nila ang Denver Nuggets. Maraming nagulat dahil sa nagawa ni Scott Skiles dahil sinubak niya nga ang record na nagawa ni John Stockton na 27 assists. Lumipas ang 2 linggo, January 15, 1991 nang sinubukan nga ni Stockton na tapatan ang record na nagawa ni Scott Skiles. Sa kasamaang palad ay 28 assists nga lang ang kanyang nagawa. May 3 dekada na din ang nakakalipas, pero magpasa hanggang ngayon ay hindi pa din natitibag ang record na ito. Sa katunayan ay sa lahat nga po ng mga active NBA players ngayon ay 2 natatanging player nga lang ang nakagawa ng 20 plus assists sa loob ng isang laro. Isa na nga dito ang aking paboritong player na si Rondo aka Chris Paul. Oh my gosh, my favorite point guard, Chris Paul, man. Chris Paul, man. What's up, man? You and Chris Paul? De, joke lang. Siya nga po ay nakapagtala ng 25 assists noong December 27, 2017. Susunod naman na itong si Russell Westbrook na nakagawa ng 24 assists noong January 10, 2019. Bill Russell, 11 rings. Sa bawat sports ay meron talagang natatangi at nangingibabaw. At isa na nga dito ay itong si Bill Russell na nakapag-uwi ng 11 kampeonato sa 13 taon niyang paglalaro sa NBA. Talaga namang na-dominate nila ang 1960s. Sa katunayan ay nagawa nga nila ang 8th straight championship simula 1959 to 1966. Marami na tayong nakitang mga NBA superstars na merong three-peat at winning records, katulad na lamang nila Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal at marami pang iba, pero wala pa ding nakakapantay sa level na nagawa ng Boston Celtics Dynasty. 1,192 consecutive games played by AC Green. Si AC Green ang mas kilala bilang The Iron Man ay na-draft noong 1985 bilang 23 overall pick ng Los Angeles Lakers. Well, 3 beses nga lang siyang hindi nakapaglaro sa kanyang buong karir sa NBA, at yun nga ay bago magumpisa ang tinatawag na Iron Man Streak. Nagumpisa nga po ang Iron Man Streak noong November 19, 1986 at natapos nga ang streak na yon noong April 18, 2001, at yun na nga ang huli niyang laro sa NBA. Nangangulugan lamang na halos 15 years siyang naglalaro sa NBA. Yes mga repa, tama ang inyong nadinig. Ang record na ito ang isa sa mga pinakamahirap masira.
Sa katunayan ay 48 na players nga lang sa history ang may ganitong karaming games. Pero yung makapaglaro ka ng 1,192 na sunod-sunod at walang palya ay talaga namang pambihira. Robert Parrish, most career games played, 1,611. Si Robert Parrish aka The Chief ang may hawak ng record na bago mo masira ay kailangan mo munang maglaro ng mahabang panahon sa NBA. Imagine, 1,611 games o nasa 21 seasons siyang nakapaglaro sa pinakasikat na liga sa buong mundo. Si Parrish mga repa ay isang sentro. E alam naman natin na pag sentro ay siguradong dikdikan at matinding banggaan talaga sa ilalim. Ganun pa man ay madala nga itong ma-injured at isa nga daw sa rason nito ay dahil sa kanyang light build na 230 pounds for a 7-foot man na ayon nga po sa pag-aaral ay ito nga daw ay malaking tulong lalo na sa kanyang tuod at kasukasuan. Katulad na lamang ni Kareem Abdul-Jabbar na matagal ding naglaro sa NBA. Dagdag ko na din mga repa na ayon nga po kay Robert Parrish, isa sa mga rason kung bakit siya tumagal sa liga ay dahil sa kanyang pagyoyoga. Mark Ayton, 5.6 blocks per game. Sa kasaysayan nga po ng NBA, partikular na sa mga great shot blockers, ay mga sentro talaga ang mga nasa listahan. From Bill Russell to Wilt Chamberlain to Kareem Hinakim, dito mapapatunayan na bawat era ay talaga namang malaking bagay ang size at length, lalo na sa defensive end. Katulad na lamang ng isa sa mga pinakamatangkad na player sa kasaysayan na si Mark Ayton na ang height ay 7'4". Sa kabila nga po ng kanyang tangkad ay noong college ay hindi nga siya ganun ka-effective. Pero matapos nga siyang mapayuhan ni Wilt Chamberlain na mag-focus na lamang sa pagsupalpal ng bola ay nagbago nga po ang kanyang karir. Siya nga po ay naging one of the best defensive center sa liga. Sa katunayan ay noong pangatlong taon niya sa NBA, 1984 to 1985 season, ay nagawa niya nga po ang all-time record na 5.6 blocks per game. Nasa 456 blocks total nga ito, as well as the 3.5 blocks average sa kanyang buong career sa NBA na magpasa hanggang ngayon, ay nananatili pa ding record. 88 games played in a season by Walt Bellamy. Ang record na ito ay kasama sa mga hindi sinasadya na record. Ang paliwanag kasi dyan mga repa ay na-trade itong si Bellamy noong mid-season. Sumatotal ay 35 games nga siyang nakapaglaro sa New York Knicks at noong na-trade na siya sa Detroit Pistons ay delay nga ng 6 na laro ang Pistons. Kaya naman ang naging total games nga ni Bellamy noong season na yon ay 88 games. Bale 35 plus 53 equals 88. Well, malabo na nga mangyari ito ngayon dahil bukod sa meron ng back-to-back games, eh marami na din kasing team ngayon na kung ikukumpara mo noong 1968 to 1969 season na 14 teams nga lang ang magkakalaban noon, kaya naman medyo malayo ang agwat ng kanilang games. John Stockton, 15,806 assist. Sabi nga ng karamihan, pag may tiyaga, may nilaga. Dito nga maihahalin tulad ang karir ni John Stockton. Si John Stockton mga repa ay maituturing na one of the most durable player sa kasaysayan. Well, siya nga po ang pang-5th all-time in games played with 1,504 regular season games. Kung ilalarawan nga natin itong si John Stockton bilang isang player, ay siya nga po ang isa sa mga best passer and defensive guard na nakapaglaro sa liga. Dahil nga sa dami ng kanyang laro at dahil na din sa kanyang angking galing bilang isang point guard at passer, ay hindi nakakapagtaka kung bakit siya ang all-time leader in assist. Siya nga po ay nakapagtala ng 15,806 assists, which is 3,000 more than Jason Kidd na sumusunod nga lang sa listahan. Sa history nga ng NBA mga repa ay 7 players nga lang ang nakapagtala ng 10,000 plus assists sa kani-kanilang mga karir. Pero ito nga lang si John Stockton ang natatanging player na nakaabot ng 15,000 assists. Wilt Chamberlain, 50 points per game. Nangyari ito mga repa noong 1961 to 1962 season. Ang lahat ay talaga namang nagulat dahil sa pangyayaring iyon. Bawat laro ni Wilt Chamberlain ay talaga namang inaabangan ng karamihan. Maski ang mga kakampin ni Wilt Chamberlain ay napapaisip na lang na paano. Paano niya nagagawang maglaro ng isang buong game? Paano niya nagagawang maging consistent? Yan nga po ang isa sa nasabi ng kanyang dating teammates na si Joe Rutlick. Ayon nga din po kay Sonny Hill, so mas kilala bilang the mayor of basketball, na ang pinaka bad game daw ni Wilt Chamberlain noon ay 44 points. He's averaging 50.
A bad night is 44. Nagsalita nga din po ang isang sports statistics expert na nagngangalang Steve Hertz. At ito ang kanyang nasabi. Michael Jordan scored 50 or more points 31 times in his career. Impressive. Wilt did it 45 times in one season. Bali dito na nga magtatapos ang ating video. So yun lang mga repa. Peace.